Good morning sa lahat ng mga nanonood dyan. Andito naman ang inyong caregiver sa Canada. So sa araw na to, sa video na ito, itutur ko kayo sa bahay na tinutuluyan namin ngayon na quarantine period pa rin yung Ontario. Ipapakita ko sa inyo yung bahay ni Lola. So samahan niyo ako para maglibot. Punta tayo sa kusina ni Lola. Tapos, andito na kasi yung lutoan, guys. So, dito yung hugasan. May oven. Tapos, cabinet na ito naman. Drawer sa baba. Ayan. Tapos, dito kami kumakain, guys, sa maliit na dining table na to. At doon, yung area na yun, may fireplace. Tapos, may coffee table doon sa bitna. Tapos, TV. Na, yan yung mostly ginagamit dito. Pang kalahatan. So, dito makikita natin yung backyard. Sa backyard na nakikita natin yun. Ito, swimming pool. Tapos, nag-malit lang yung backyard na Lola. Pero maganda to. Pag na-set up na during summer. Kasi nilalagyan nila ng table. Tsaka, malaking umbrella. Yun ang pagtambay kami sa labas. So, yun guys. So, check natin dito. Sa kapila. Ito yun. Ito yung malaking dining table dito. Yung pag may mga bisita. Ganun. Ayan, hiling sila lang sa mga Chelsea products. At ito yung lagayan ng mga inuman nila. So, mostly, syempre, Chinese. Mga Chinese wine, Chinese hard drinks. Ayan. Pero okay lang kasi yung wine, yung red wine. Tapos may piano dito. Hindi sila ng piano. Tapos ito yung malaking living area. Living room. Lalo-lalo na pag may bisita. And kinakalat lang ng mga bata. Since dito kami, mga ano na kami dito. Mga magti-3 weeks na kami dito. So, ito yung view niya. Ayan. Sobrang lawak, guys. Very cozy. Tapos, ito yung sa labas. Ayan. Yung mga tao na nag-walking. Kasi, para ma-exercise din. Pero, social distancing pa rin. Ayan, guys. So, mamaya, ayain ko yung mga alaga ko na mag-exercise dito mamaya. Papakita ko. So, ito yung sa may entrance nila. Ito is a comfort room. So, ito yung main door, palabas. Tapos dito yung pakyat ng mga rooms. Ito, room ni Lola. Tapos, ito, room ng Lolo. Tapos, CR, na-washroom ako ulit. Ito, room ng alak niya. Tapos dito kami ng mga bata naka-sign. Ayan guys. Tapos baba pa tayo sa basement. May pa-basement pa si Lola dito. Yan hindi si Lola sa mga tanitan niya. Namamatay lang siya. Kasi hindi na naiyan labas o yun guys. So, malintan niya siya. So, pa-basement tayo. Guest room. Tapos may sahuna dyan sa gilid. Tapos CR. Mahali lang dito guys. Walang gumagamit. Tapos dito. Parang recreation room nila. So yan guys. So. Tapos ito yung theater room nila. Titingnan natin kung may tao ba. Natutulog guys. Theater room. Yung isang kasama namin hindi natutulog. Kasi wala nang extra bedroom. So yun guys, nakita nyo na yung kabuuan ng bahay ni Lola. So ito yung bahay ng Lola ng mga alaga ko. At dito kami ngayon para sa quarantine period. Siguro may mga nagtataka ngayon dyan, but may pa-house tour, house tour pa. Di ko naman bahay, di ba? Pero sa totoo lang guys, gustong gusto ko na umuwi sa apartment.
Pangatlong linggo ko na to dito, bawal lumabas. At bawal din umuwi sa apartment. Pero ginagawa ko lang yung responsibilidad ko, guys, bilang isang caregiver, no? Pinoprotektan ko ang buhay at health ng mga alaga ko, ng pamilya na pinagtatrabahuan ko. Siyempre, pati rin po yung buhay ng mga kaibigan ko sa apartment, no? Ayoko rin na malagay sila sa alanganin dahil sa kagustuhan ko lang. So, ito lang yung ginagawa ko, guys, na tulong, no? Mag-stay lang sa bahay para makatulong tayo sa problema na hinaharap sa buong mundo ngayon. At isa pa, guys, isipin natin yung mga buhay ng mga frontliners, no? Mga doktor, mga nurses. Ang dami-dami ko nang narinig na mga doktor at nurses na namatay, no? Sa China, like sa Italy, Spain, mga doon sa USA, no? Kahit sa Pilipinas, may napapabalita din doktor na namatay dahil sa pagsugpo ng corona na yan, ng virus na yan. So sana kayo din po, gawin din po natin yung mga part natin sa problemang ito. Darating din yung araw na babalik din yung buhay natin sa normal. No, taste lang muna, guys. So, yun lang po. Maraming salamat. Sa ulitin.